Hello guys, what's up? Welcome na naman sa ating YouTube channel, Papa Jules TV. At ngayon guys ay magkakaroon tayo ng video tutorial tungkol sa glass, crystal plaque, at kung ano ang mga diskarte na may tuturo ko sa inyo at masishare ko. Pero bago ang mga yan, intro muna tayo. Okay guys, sa ating mga computer, buksan natin ang ating Photoshop. Dito guys ay gagawa tayo ng ating canvas. Iniscan ko yung mga plaque. Tapos nilagay ko sa Photoshop para makuha ko yung actual na sukat niya. Pagkatapos niyan guys ay i-trace natin yan point to point para sa actual na shape ng ating plaque. Okay, pagkatapos, pwede nyo na munang lapatan ng design yung mismong plaque o yung mismong canvas na ginawa nyo. Then, lalagyan natin yan ng sobra dito sa may paikot nya para hindi lalagpas yung design. Ayan. Siguraduhin natin na hindi magkakaroon ng lagpas na print doon sa pinaka-design para pag pinares doon sa HEATPRESS hindi magkakaroon ng reject. Okay. Ayan, no. So ito guys, pinarint ko lang ng normal print, ay normal ano lang yung ano natin, plaque natin. So hindi siya naka-flip or naka-mirror. Yan. Kung mapapansin nyo, ganyan siya. Pagkatapos, ilalagay lang natin yung pinarint natin doon sa may foam na kasama nung binili nating HEATPRESS. Doon sa foam na malambot. Pero hindi pa natin bubuksan yung HEATPRESS niyan. Dapat ipipress nyo muna siya para makuha nyo yung tamang higpit. Tamang luwag niya. Hindi masyado mahigpit. Hindi masyado maluwag. Yun. Tapos set nyo yung inyong temperature doon sa pinakasagad, 220 ata yun. Tapos 300 yung resolution. Okay, tapos pagkatapos nyan, pwede natin i-press yan. Pero antay muna natin na mag-heat up yan. Siya nga pala guys, huwag nyo kalimutan yung papel muna sa ibabo bago nyo lagyan ng teflon. Ayan, so dito guys, nag-run na kami ng aming plaque. So yan, matatapos na yung counting. Okay. Yan, nilagyan ko ng papel yan para hindi dumikit sa teflon yung print doon sa sobrang ano. Okay. Dito guys, dapat meron kayong guantes pag kinuha nyo yung mismong plaque kasi sobrang init niyan. Ako na nagsasabi sa inyo talaga. Sobrang init niyan. Tapos ang tekniko pala niyan, dapat pala yan, hindi ko muna inalis doon sa sublimation paper. Para mas naniniwala kasi ako na mas kakapit pa yung design niya doon sa plaque. Ayan, tignan mo. So, kung makikita nyo, hindi ko siya makuha kasi sobrang init niya. At yung aking guantes, yung construction na guantes, dapat yun yung pang heat press yung rubber. So, ang ginawa ko dyan, diniskartehan ko ng salamin. So, yun.
para lang makuha ko siya. So yun guys, no, nakapag-create kami ng ilang pieces ng plaque na ganun yung process, at natanggap naman ni customer ng maganda yung feedback niya. Tuwan-tuwa siya kasi yung award para sa mga empleyado na ibigay niya. So ayan, may kasamang pandikit yan, huwag kayong mag-alala. May matibay naman yun kapag tinimpla, may instruction naman doon kung paano ginagawa yung pagdidikit ng ano ng plaque. So ito guys, papakita ko sa inyo yung isa pa naming ginawa. Ayan, hindi ko alam kung ano shape yan, hexagon ba yan or ano. Pero yan yung print niya. Hindi ko diyan sa process na yan, hindi ko tinanggal muna yung sublimation paper kaya sobrang linaw na. So yun lang guys, no. Sana may natutunan kayo sa video na to, sa tutorial na to. Yun nga, iwasan lang natin yung sobrang higpit para hindi mabasag. Iwasan din natin yung sobrang luwag para hindi gumalaw yung print. Pagkatapos, maglalagay lang kayo lagi ng ano, ng papel sa ibabaw at sa ilalim. So guys, salamat sa panonood. Peace!